Good morning mga idol, nandito na naman tayo para gumawa ng isang tattoo plus. Ang laki nito, medyo pwede na sa back piece, yung talagang malaki siya. Sa mga Pilipino, saktong-sakto sa atin ito sa likod natin. Okay, pwede na nito sa front, sa harapan. So, ito ang talagang drawing natin, itong medyo paborito ko ng mga high school ko, sa high school, nung high school ako. Dahil nung high school ako, mahilig ako mag-drawing ng mga ganito, yung mga barbarian, mga Barbaro, Amazona, yan, ganyan. So, ito yung mga dinodrawing ko palagi. Yung sa gubat, sa mga swamp lake, yan. So, huwagan nyo mga idol, kung sino pa yung hindi pa nakakapag-subscribe, sana subscribe na ako. Click nyo na rin yung bell. Laki ang 10 years pag na-click nyo yung bell at na-subscribe ka, no? Mag-comment na rin kayo sa baba kung ano man yung medyo katanungan ninyo. So, kasi ang dati kong trabaho ay ang pagtapos ko ng high school at nung nasa high school pa ako ng third year, nagdi-design ako ng t-shirt. Yan. Yung mga logo ng mga school. Nagtitish na. Tapos, mahilig na rin ako mag-drawing. Kaya nung natapos ko ng high school, ang pinasok ko, pagdi-design ng t-shirt, mga hang 10. Yan, device. Yung mga fake na hang 10. Then, ako na rin nag-print. Yan. So, kaya, eto, medyo namimiss ko itong mga ganitong gawa. Ganitong art dahil sa pinapagdaanan ko na matagal ito. So, ang ginagawa ko dati, nung nasa magsaysena ako, gumagawa ako ng mga design sa t-shirt, mga squadron, yun yung mga aircraft, yung mga jet fighter na panlaban ng kano. Yan, nilalagay ko sa t-shirt yan. Ang ginagawa namin dati, ang ginagawa lang namin na papel. May stencil namin yung papel. Pero nung dumating araw, gumamit na kami ng tawag doon, film. Tagal na yung film eh. Kaya lang sa magsaysay kasi pihira ang gumagamit ng puro stencil paper. Yung mga ang ginagamit na papel yung galing sa computer. Yan. Yan ang inuukit namin. Pagkatapos sa silk screen. Bahala na kami kung anong diskarte. Basta alam namin kung anong gagawin namin. Kung anong model ng aircraft at saka kung ano yung squadron nila. Then, nung tumagal, medyo nauso yung photographic kayo. Medyo gumanda yung pagdi-design ko dahil nagdadat na ako eh. Yan, katulad ng tech pen, dinadat ko yan sa acetate bago ilagay sa frame. Tapos, sa i-expose yun sa liwanag. So, yun, medyo naging high-tech na dahil kuwang-kuwa mo na kahit ano, kahit mukha ng tao, pwede mo ilagay sa t-shirt. At nakikita nyo hanggang ngayon. Yung hanggang ngayon proseso nila yung sa mga black shirt, super white lang yun. Tapos, sa ginamitan nila ng chemical, in-expose nila yung technical pen. Pinakamaganda kasi gamitin dyan, mga 6 o 8 para naluluto ka agad, matatanggal. So, depende yan sa laki ng design. So, kaya itong mga ganitong design, medyo na-miss ko siya. Kaya, so, ginawa natin ng plus. Ginawa natin ng tattoo plus siya. Parang, ginano natin, skinonvert natin sa tattoo. So, siguro, nakikita naman tayo ng mga back piece na ganito kalalaki. Kaya, hindi rin siya mahirap gawin. Lalo na, kung makikita ninyo, ang ginamit ko lang dito, technical pen, tsaka watercolor. Pencil, tsaka touch ng pen touch. Kano? Kung ano yung kailangan matingkad yung kulay, yun ang ginagamit ko. Yan. So, tryahanan nyo mga idol para pag natapos. Napakadali naman to. Unang-una, ini-sketch ko yung drawing ko sa pencil. Ginagamit ko Mongol number 3 para malabo siya. Pag na-sketch ko na, tsaka ako ngayon ito technical pen. Yan. Ngayon, yung nakikita nyo doon na parang puno na meron na siyang kulay, tinignan ko kung gaano kaganda yung nabili kong watercolor noon pa. Kasi hindi ko na siya nagamit eh, baka ako tumigas na eh. Yan, katulad nyo. Pero maganda pala itong watercolor na ito, hindi siya tumitigas. Ilang taon na siya nandito sa nakita ko lang. Kaya kinamit ko, sinubukan ko ulit mag-watercolor dahil matagal na akong hindi nakakagamit ng watercolor at brush. Siguro ng panong-panong-tano,
wala pang ano nun, tarpaulin. Ginagamit lang namin yung tela. Tapos nilalagyan namin ng USS Midway Welcome. Yan. Sabi yung may tawag dun eh. Sa tela pinagpapaintingan namin. So, ganyan lang oh. Ganyan lang yung discarte ko. So, ang kagandahan lang sa painting, sa watercolor o sa pintura, halos ang matipitid mong oras, 80% siguro kung gagamit ka ng pencil. Oh, ang tagal ng pencil. Mapansin nyo naman ang tagal. Yun nga, nasa pencil kasi, malapitan, detalyado siya. Pero pagdating naman sa watercolor, siyempre, alam nyo naman ang bagsak ng watercolor, eh, di ba? Tatakpan niya, medyo makikita nyo pa rin yung, ano, yung bagsak ng bawat kulay. Sa, ano kasi, sa pencil, na i-blend din yan eh. Pag binlending nyo yung kulay, hindi nyo mapapansin yung kaspa. So, dito, dito sa, ano na to, sitwasyon na to, yan, nakikita nyo pag, kinuhaan ako siya malayo. So kasi ano na yan eh, paid out na yan eh, yung mga pa-paid out na siya sa back nung panther, kaya kahit anong gawin nyo na yan eh, kahit na papanong hagod na yan, okay lang. Basta kung anong trip nyo, kasi basta naman original yung design ninyo, yung kulay, yung pag-paint ninyo, walang mali eh. Walang mali eh, kaya kung ano man ang saan nyo makinuha ang design, kung yung ba naman, yun ay minotified na ninyo at tama ba yung salita kong modified sa art? Okay, kung pinago nyo ng konti, edi mas maganda siya, baguhin nyo na kung maganda rin naman. So, ito lang, medyo siyempre na ginawa ko umaga. Ang ginawa ko, nagluto ako ng French bread tsaka habang nagpa-painting ako, kaya nasunog siya. Ayan. Kaya huwag niyo pagsasabayin. Magluto tsaka humawak ng brush o mag-drawing kasi talaga malilibang ka eh. Yung oras mo hindi mo maramdaman, malilibang ka talaga. Na hindi mo malalaman na tumatakbo na mabilis yung oras. Saka masarap ang pakiramdam. So, tinitingnan ko yung hagod uli na nalimutan ko na. Tinitingnan ko siya kung ganun pa rin ba, tsaka yung aking mata, yung pag-pick ko ng kulay, kung paano mag-blend ng kulay. So, yun, medyo ayun na, medyo yung parang huling-huling ano ko na yun, oh, huling-huling touch ko na, pinirmahan ko na eh. So, thank you very much. Sana sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe nyo naman ako at pakipindot na rin yung bell all at saka comment, like, para sa ganun eh, medyo makagawa pa tayo mas magandang mga video. Huwag nyo na papanoorin to pag kumakain kayo ha, medyo ito na yung pinispasa. Yes, yan na siya. So tingnan uli natin kung mapansin nyo, medyo parang nagmadali. O talagang ganun kasi eh, kapag ang ginagamit nyo watercolor, madali talaga. Madaling matapos. Kasi pahit lang kayo ng pahit. Pag ano, patak. Gawin yung dark. Kanya. So, yun yung light. Kaya mas madaling gamitin ang watercolor sa lahat. So, thank you ulit. Thank you very much.